What's up mga kanigride? Dito tayo sa Bacoor, Cavite, sa may Arcway. So, nagte-test drive tayo dito. Itong Tuscany 150. Classic scoot siya. Actually, ang ganda nito. Oh? Tahimik lang siya. Kasi nabibitin na rin ako sa Benelli Panarea na 125. So ang presyo nito is 126. So medyo maganda yung suspension niya para sa akin. So ikot-ikot lang tayo. Try natin sa humps na yun. Uy, okay lang. Sipa. So sa mga humps na yan, di tayo nagpreno, diretso lang. Bitaw gas lang. Okay lang, di siya maganong kasakit, sakto lang. Ganda. Preno, sakto lang, maganda din. Ikot lang tayo. Maganda to, gusto ko to. Gusto ko rin to yung scooter na to. Then yung side niya na pag pinindot mo yung ilaw ng tawag nito left and right to signal light pala, sorry bobo. Ayan, may tunog siya, ang galing pa. Ako kung naririnig nyo kaya na tek parang sa mga kotse siya, ang galing. Ano ba ito nagsyo? So, ganda, di ko maharurat. So, maganda response niya, kulang lang talaga medyo sa, alam niya na, arangkada. Parang pagka Honda yung pagka-smooth ng andar niya. So, masasabi ko na parang Honda yung pagka-smooth niya. Kasi nakagamit na rin tayo ng PCX-160. Parang ganun yung pagkaka ano ng engine nya, pagka smooth. Then tahimik lang yung makina nya. Yung panggilid din tahimik din, wala akong masyadong naig na ingay. So bali 5'6 ang height ko. At masasabi kong tingkad ako. So paikot-ikot lang tayo dito. Yung preno niya malakas. Ang ganda siya, turn this. Pagaan nyo manabela, ano ba? Busina. So common yung busina. High beam, low beam. Yan. So sa panel gauge nya ganyan. Parang calculator. Hindi ko lang kung napapalitan. Ito may mode sya, saka set. Tapos samin na natin keyless siya. Okay natin. So ito yung Tuscany, diba? Ang ganda oh, forma. SYM siya, 150cc. Open natin yung signal light nyo. Diba may tunog? Diba? Ganyan sya. Ito ang ganda. Ito naman yung headlight nya. Simple lang pero maliit. Pero pogi. Gulong nya. Ay may gasgas oh. Siguro na semblang to. Gulong nya size 12 din yan for sure. Ayan o.
Then ang kulay niya is glossy. Handle brake, common na handle brake. Tapos itong side mirror niya bilog, typical. Yan. Then yung upuan niya, ito. Katulad to sa Benelli Panarea ko. Ganito siguro yung mga classic na talaga na upuan. Walang bot. Unlike sa Vespa na natitigasan ako. As yung hawakan sa likod, which is ito. Okay din. Ewan ko lang kung may nabibili na papalitan para lagyan ng box. So, bang gilid niya ganyan kalaki, lowered siya. Lowered siya, tignan. No, hindi siya katulad ng Vespa na medyo mataas. Tignan, ito lowered. Shock niya sa likod, ito. Kakaiba. Nipis. Pero dalawa. Eh, saan nakita nyo? Ayan o, dalawa. Manipis. Kakaiba. Hindi ko alam kung pwede palitan na aftermarket yan. Hindi ko sure. Tapos dalawang swing arm niya. Pagkabilang side, may swing arm. Silipin naman natin yung upuan. Yun. Laki. Laki na upuan nyo. Sulit to. Pwede pang long ride. Di mo na kailangan lagi ng box. Napakalaki. Yun. Pero mas malaki parang sa P6. Tapos meron siyang itong hook. Pagdating naman dito, tignan natin baka meron something dito. Hindi ko alam kung ano meron dito, hindi ko mabuksan. Huwag natin buksan. Hindi ko alam kung ano meron dyan. Kung nababuksan ba yan o ano. So yun lang. Open natin ulit. Tignan natin yung tail light. Ligod yan o. Signal light nya. Ganyan. Ito yung tail light nya. LED din. Ganda nito. So, dito ko natatapusin yung content natin. Sulit to, tingin ko. Yun, solid natin to. Hindi natin masyado matetest drive kung gano'n ka talaga kabilis tong harurot. Pero feeling ko medyo malamaya lang to na konti. Since, pwede nyo naman palitan yung bola nito. Suggest ko na palitan nyo yung bola. So, yun yung 13, 12, 11. So, depende sa weight nyo. So para sa akin, okay to. Kung kapos ang budget nyo sa Kimco like 150, for sure ito, magugustuhan nyo rin tong Toscani 150. So, yun lang. So, this is Sneak Ride. I'd say, ciao.